Lydia, nakuha si Magroman ng mga tao lobo. At si Mateo na kay tatay. Anong gagawin natin? Kailangan iligtas natin si Roman sa mga taong lobo. At si Mateo, baka kung anong gawin ni Magnus sa kanya. Alam ko sinabi mo sa akin na laso ng dugo niya, pero baka makagawa si Magnus ng paraan. Huwag kang mag-alala. Walang pwedeng gumawang vampira kay Mateo. Ang mahalaga makaalis tayo dito. Siguradong may mga taong lobo maaligid. Kailangan natin ilayo ang iba. Lalo mga sugutan. Tara! Nagtutulog lang mo kami. Olim! 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 Olim, pumangkin mo! Hindi na lang mabuhay ka. Lia! Maraming salamat, ha? Buong buhay na ang utong na loob namin sa iyo. Kaya mapawalaan naman yun. Si Sir Mateo. Lydia, hinding-hindi ko gagawing bampira si Mateo. Kahit ano pang pinaniniwalaan ni tatay tungkol sa propesiya, kaya huwag ka mag-alala. Ligtas si Mateo. Walang magagawa sila tatay sa kanya. Pero si Mang Roman, mahirapan tayong lumusob sa mga taong lobo. Lalo na ngayon nabawasan ang bilang natin. Hindi tayo tutulungan ni tatay. Pero hindi ko naman siya pwedeng pabayaan na lang sa mata. Napakabigat na ng pinagdaanan niya. Kababawi lang niya sa buhay niya. Kailangan ko siyang tulungan. Kailangan kong tulungan ng kaibigan ko. Tinakda.
kahit magugulat ka, Mateo, walang mananakit sa'yo dito. Ikaw ang aming tinakda. Ang lahat dito ay nire-respeto ka. Dahil ikaw ang magiging tagapagligtas ng mga bampira. Hindi ako tagapagligtas niyo. Hindi niyo kakampi. At kahit kailan, may laban ang laban niyo. Kailan niyo maiintindihan yun? Laika! Traitor ka! Kahit kailan, hindi mo masasaktan ang anak ko! Libera, Delia. Bumpira pumatay sa mami mo, hawak ni si Kuya Mateo. Pumatay sa asawa mo. Hindi yung mami ko. Hanapin ko siya. Hindi ko sila ibibigisin mo. Patayin mo man ako! Hindi kita tutulungan matunturaan ako! Alam mo ba, Lia? Alam mo ba talaga kung sino sila ba? They're ready for you. Magbabago din ang isip mo, Mateo. Matatapos na rin ang paghihintay namin. Kung talagang tinuturing niya ako kakampi, hayaan niyo ako makalabas dito. Kailangan ko puntahan si Lia. Kailangan ko mahanap ang tatay ko. Nahuli ng mga taong lobo ang tatay mo. Maaaring wala na siya, Mateo. Pasipatay! Hayop ka! Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Hinahanda lang kita. Ipagdasal mo hindi ang totoo. Dahil papatayin kita, nilibin mo ng buhay ang tatay ko. At kanina, kung di mo kami hinarang, mismo uwi ng mga taong lobo. Ikaw ang dahilan lahat ng paghihirap ng tatay ko. Earlier this week, we suffered a setback. Nasorpresa tayo ng mga vampira at dahil doon, eh may mga buhay na nawala. At nakatakas si Mateo Rodriguez, ang pinakamapanganib na kalaban ng ating lahi. But I have stepped up our efforts in finding him. Habang patuloy natin pinagtutuunan ng pansin ang pakikipaglaban sa mga vampira. And those efforts have been immediately rewarded. Isang bampira na matagal na nating pinaghahanap. Ang nahuli ng ating mga sandatahan kagabi. Ang bampirang naging dahilan ng pagkamatay ng marami sa atin. 20 taon na ang nakalilipas. Kasama na roon ang aking asawang si Alfredo. Binigyan ko ng buhay na walang hanggan at kapangyarihan ng tatay mo. Dapat marami na siyang nagawa doon. Pero mas pinili niyang parusahan ang sarili niya. Dahil pilit niya tinatanggi ang pagiging tunay niyang vampira. Walang dapat si Shane dito kundi ang tatay mo sa lahat ng nangyayari sa kanya. Kaya ikaw, Mateo, kung ayaw matulad sa tatay mo, makinig ka sa amin. Mas gugustuhin ko na yun kaysa maging tulad niyo ako. Aalis ako dito. Hindi niyo ako mapipigilan. Pwede mo subukan. Pero hindi mo kakayanin. Sa tingin mo, bakit hindi ka namin ikinulong? O tinalian man lang? Dahil hindi na kailangan. Bago ka pa makarating ng pinto, isa sa amin ay maaamoy ka sa lahat ng kilos mo. Mabuti pang pag-aralan mo na ang bawat sulok nito. Dahil hindi ka lalabas dito hanggat hindi ka nagiging katulad namin. Ang vampira ang tinutukoy ko ay si Roman.
ang namuno ng paglusob noon sa bahay ni Laika Ortega. Dalawang dekada siyang nawala na parang bula. Pero sa wakas, natuntun na natin siya. Sa wakas, mapagbabayad na natin siya sa lahat ng buhay na nawala. Sa wakas, may isasara na natin ang isang masakit na kabanata sa ating kasaysayan. Ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi dahil sa tulong ni Lia Ortega. Tulong na lubos kong nasasalamatan. I know what you're thinking. Traitor si Lia Ortega. She has no business in helping us, and we don't have business in accepting that help. Pero sa pagkahuli ng bampirang ito, napagtanto ko ang mga pagkukulang natin. Ang mga pagkukulang ko, Kilia. But I've come to realize na biktima din siya ng lahat ng ito. Kung ano ang ginawa ng kanyang ina nung gabing nawalan ako ng asawa, ay nawalan siya ng magulang. Pareho lang ang pinagdaanan namin dahil sa ginawa ng bampirang ito. Hihilingin ko Ate Lia, tayo magkabila. Ang pag-unawa niyo lahat. Bahat, Chetro? Ano meron? Alam ko, hindi niyo agad maintindihan. Huh? Pero masyado ng matagal na namuo ang galit ng taong lobo sa kapwa lobo. Ito ang dapat na panahon na tayo ay magkaisa, hindi ang pagkawatak-watak. Kaya nakapag-desisyon ako na bigyan si Lia Ortega ng pagkakataon para mapawalang sala ang kanyang sarili sa mga krimeng inaakusa natin sa kanya. Mamayang gabi, sa public execution ng bampirang si Roman, hinahamon ko si Lia Ortega. Hinahamon ko siyang ipakita niya sa ating lahat na hindi siya kalaban kung hindi kaibigan. Isumpo niya ang kanyang sarili at makakabalik siya sa ating lahi na walang kahit na anong takot na kaparusahan. Ibibigay ko ang aking salita bilang punong bantay. Ganun na rin yung sinabi niyo nung pinalibis kayo sa kulungan ni Olive eh. Alam mo, hindi ka nagpaloko sa kanya noon. Lalong-lalo na hindi ka magpapaloko sa kanya ngayon. Tama naman, di ba, Ate Lia? Alam ko, Chetro. Kaya lang ngayon, hindi ko alam kung anong pinaplano niya eh. Kung ano man yun, malaki ang plano niya para isali ang buong kalabuhan sa palabas niya. Hindi niya mababawi yung sinabi niya kanina. Masisira ang kredibilidad niya sa lahat ng taong lobong andun. Kaya kahit pumunta ka doon, Lia, wala siyang magagawa sa'yo sa harap ng lahat ng taong lobong andun. Siguradong titirahin ka ng patalikod ng bruhang yun. Ate Lia, kailangan ba talaga malaman mo kung anong evil plan niya? Hayaan mo na lang siya. Huwag mo na ilagay yung buhay mo sa panganib. Kung hindi ko iimbestigahan, baka masapreso naman niya tayo. Baka kung anong pinaplano niya na baka ikapahamak natin lahat, syempre ayoko mangyari yun. Saka gusto ko na matapos yung lahat ng to eh. Gusto ko na makabalik kayo sa mga normal yung buhay. Hindi naman pwedeng habang buhay kayo nagtatago ng dahil sa amin ni Mateo. Hindi, masyado na kayo marami sinakripisyon dahil sa amin. Baka magkaroon din ako ng pagkakataon na makaharap yung pampirang yun. Kailangan ko malaman kung anong ginawa niya kay Mateo. Napakalaking desisyon yun, Lucille. Don't forget, nalusod na tayong mga bampira nung huling nagtipon-tipon tayo yung mga taong lobo. And if you risk that happening again, dapat kinukonsulta mo muna kami. And I'm sorry, Lucille. Hindi ko maintindihan yung ginawa mo. Bakit mo naisipang bigyan ng pardon si Lia Ortega? Maiintindihan din ninyo lahat mamayang gabi. Kapag kinagat ni Lia Ortega ang hamon ko sa kanya, it will all be worth it. I'm so sorry, Lucas. I'm so sorry. Ngayon lang ako nakatakas sa mga guards ni Mommy. I think she's starting to suspect that I'm working against her.
Totoo ba yung sinabi mo sa akin sa phone kanina? Oo. Si Lian nakatakas sa kanya, pero si Mateo, hindi ko alam kung nasaan. Hindi ko alam kung okay si Mateo. Kung nakatakas si Lian, mabuti yan for Mateo. She won't let anything happen to him. Pero may problema tayo, Lucas. Mommy seems to think na papatulan ni Lian ang pagpunta sa execution mamaya. Hindi ko alam kung anong pinaplano niya, pero you better hope na hindi pupunta si Lian mamaya. Kailangan mo ako mapasok dun. Lian? Oh, Dara. Pupunta ka ba talaga doon para mag-imbestiga? Oo. Kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan natin malaman kung anong plano ni Lucille. Eh kung yun lang naman pala gusto mong mangyari, baka po pwede namang yung kaibigan mong si Vergara na lang gumawa nun. Huwag mo namang masamain, Lian. Ayoko lang na mapahamak ka dahil nabubulagan ka dahil sa galit mo. Mawawala lang yung galit ko kapag namatay na yung vampirang yan! Naintindihan kita, Lian. Kaya lang, sana huwag mong malimutan na walang maidudulot na maganda at mabuti ang galit at paghihiganti. Ayokong may mangyari sa'yo dahil nabunagan ka dahil sa naramdaman mo. He will be publicly executed tonight. Alam ko magugustuhan mo to. Di ba yan ang lagi mong ginagawa ng bata ka pa? Kaya matatagtagan ko pa para magmukha talagang syudad. Di ba sabi ko sa'yo magugustuhan mo? Mabatay. Ang gustong-gusto ko. Tay, dadaling ko kayo sa lahat ng lugar na napuntahan ko. Maayos din ang lahat na ito. Ipapasal ko kayo sa buong mundo. Pangako yan. Salamat, Mateo. Salamat, anak. Iligtas natin ang tatay ko. Imposible ang sinasabi mo. Nakapaligid lahat ng mga taong lobo kung saan bibitayin ang tatay. Nagawa mo ako iligtas mo isang araw. Gawin niyo ulit ngayon. Marami na namatay sa grupo namin. Hindi ko naaya mo ulit mo yung para na iligtas ang tatay mo. Ba't sabi mo? Ako ang itinakda. Nanirespeto niyo ako. Pwes, pinag-uutos ko ngayon. Iligtas natin ang tatay ko. Hindi namin kaangkar ng tatay mo. Ikaw lang ang gusto namin iligtas. Magpapayaran mo to. Magpapayaran yung lahat to! Thank you.
nga si Darren. Isang bahagi sa puso na hindi matatahimik. At kung ikaw nakikita ko pa paano napaparusahan yung pampira. Kailangan kong makita yung musti siya pinangahaw ko sa'yo na malukat. Kaya nga nandun ako para sa'yo. Bilang ng mga sundalo natin dito ngayong gabi. Handa tayo sa umang pagtatangka ng mga vampira sa pagtaka sa pinuno nila. Good. Sigurado ka bang darating si Lia dito, Lucille? Nakita ko ang galit niya sa vampirang ito. She will not miss this for the world.